Kasalukuyan nagsasagawa ng press conference si Customs Commissioner John Sevilla kaugnay sa smuggling. Ang used vehicles, and they are under EO-156, dapat pareho yung treatment, no? Na sisirain mo rin. But then there are other people who are saying, hindi, di naman required yan under the law kasi there's nothing illegal about vehicles per se. Samantalang yung drugs, kesyo new or used yan, bawal yan. No? So pinag-aaralan namin yung legality. Okay? Pero for the time being, they are within the CESA zone, binabantayan ng customs guard. Kung yung mga proxy na vehicle sa Subic, legal ba yung pagkat? Kasi gamit din sa proprietary. Di ho namin masabi for sure. Di ho namin masabi for sure. Until we see kung bayad yung duties and taxes. No? According to Collector muli na bayad lang ng tax. Kaya kung second hand, hindi pwede. Yun nga, no? Tulad ng sinabi ko kanina, depende dun sa timing kung kailan nilabas yun eh. Kasi there was a time nung hindi pa with finality yung ruling ng Supreme Court when the default legal interpretation was pwede pa. But we're making it very clear ngayon, hindi na yan ganyan. Hindi yan na, that's not the case. No? Sir, AOCG before audited the number of cops in Subic. Anong report mo? Not aware of, wala po kong kopya ng report na yun. I'm not aware of the report. Sir, tanong ko lang, if one of the schools of thought na kinukonsider kung ano pwede gawin sa mga nasisa yung scars, ay donate doon sa mga Yolanda Airs? Kasi diba na wala talagang gamit doon? De ganito, kasi medyo stricto ang tariff and customs code eh, about the fact na kung hindi mo sisirain, you have to do a public auction. In fact, ang daming mga exception yung mga damit, yung mga ukay-ukay eh, no? Kasi yon, okay, ang tawag nito, bawal talaga ibenta, no? Pero let me give you an example, no? Alam niyo naman marami kaming sinis na bigas, di ba? Okay. So, nagkaroon kami ng discussions with NFA. Sabi ng NFA, baka pwede mag-government to government transaction na lang. Bili na lang namin yung bigas kasi at least para hindi ma-flood yung market, no? We wanted to do it actually, pero on legal review, hindi kami allowed to do it. Ang requirement sa amin, ipa-public auction mo talaga siya. So either sirain mo o public auction mo. That's what's gonna happen. Sir, pag public auction, kaya sir prioritize kaya yung... Hindi, public auction, no priority is highest bidder. Ganun ka simple. Yeah. Walang... not in the law. Not in the law. I mean, yung emotions namin have nothing to do with this. It's the law. Sir, baka pa lang, so yung sabi niyo po, pag-inisip yung amount mo per day, I no, I mean, I'll give it later nila. I don't know it off the top of my head. Sir, going dun sa rice, sa mga lang, sir, meron kayo mga iniimbestigahan na, sir, di ba, mga empleyado na somehow, official, na pumayag may labas itong mga bigas na ito without the IP. Mm-hmm. Is it correct, sir, 18 tao yan so far ang iniimbestigahan ng customs? Mm-hmm. Kasi nung pagdating, sir, before you came in last year, I know yung ID, for example, meron lang sila initially 4 na iniimbestigahan dahil yung ginagawa nila, hindi pa nga dumarating yung barko, na-process na yung entry. Mm-hmm. So, is this po on top of the 18 or kasama sila rito? I don't what know. What step po ba ang magiging? I don't know. What investigation? Every single transaction. Kunan natin ang detalye si Carlo Mateo ng Super Radio DZBB kaugnay sa isinasagawang press con ni Customs Commissioner John Sevilla. Carlo Mateo. Yes, okay. Maraming salamat, Howie. Umabot nga sa 38 mga imported na sasakyan ang nasa mat ng Bureau of Customs. Ito yung mula sa Port of Irene sa Santa Ana, Cagayan. Sinabi ni Customs Commissioner John Sevilla sa isinasagawang pulong balitaan mula sa kanyang tanggapan, ang 38 mga sasakyan ay bahagi ng may git sa 800 pang mga imported na sasakyan
na dumating sa Port of Irene. At ito ay sa pamamagitan ng tatlong magkakahiwalay na shipment. Sa report na nakarating kay Sevilla, ang unang batch ng mga sakyan ay may 347 na mga sakyan ito noong 14 ng Desyembre 2013, 266 naman noong 3 ng Enero, at ang ikatlong batch ng sakyan ay nito lamang a 27 ng Enero na may 234. Ito ay para sa Phoenix International Incorporated na sakop ng CESA. Hindi binanggit ni Commissioner Sevilla kung magkanong halaga ng mga sakyan na ito na kanilang nasabat at kung sino ang nagmamay-ari ng Phoenix International. Nilinaw pa ni Sevilla na ilabas ng Phoenix ang 38 sasakyan sa CESA, kaya ito'y malinaw na labag sa batas. Hinggil nga sa paglalabas ng mga sakyan na ipinasok sa mga pre-port zone na sakop nga ng Executive Order 156. Ang 38 mga sasakyan ay kinabibilangan ito ng mga maliliit na uri ng sasakyan at meron din anyang hammer. Muling pinaalala ni Sevilla na sa mga special purpose vehicle ang pinapayagan lamang ng batas na mailabas sa mga pre-port zone tulad ng mga para sa ambulansya at mga truck ng bumbero. Back to you, Howie. Okay, maraming salamat, Carlo Mateo.